going to talk about zero product principle, which is one of the methods in solving quadratic equations. Of all the methods in solving quadratic equations, this is the easiest. So, let's start. Number 1. Parenthesis x minus 4 times parenthesis x plus 10 equals 0. So, unang gagawin, since ito nga, nakasimplify na siya, nakafactor na. Gawin na lang natin. Paghiwalay na lang natin. So, x minus 4 equals 0. Tapos, x plus 10 equals 0. So, dito, para mahanap value ni x, lipat mo lang si negative 4 tsaka si 10. So, ang mahanap natin yung value nila is 4 at tsaka negative 10. Then, isusurat natin siya sa solution set. So, 4 tsaka negative 10. Napaka-simple, napakadali, maglilipat ka lang. So, ito na ang sagot natin. Let's move on to the next question. Number 2, parenthesis 3x plus 1 times parenthesis 2x minus 5 equals 0. So, katulad nung kanina, paghiwalayin natin. So, 3x plus 1 equals 0. Tsaka, 2x minus 5 equals 0. So, ilipat muna natin to, magiging 3x equals negative 1. Ganyan din dito, lipat natin si negative 5. So, magiging 2x equals 5. Then, para mahanap natin value ni x, divide natin sila sa 3. So, pati ito, 3. So, ito yung unang value na negative 1/3. Tapos, dito naman, divide natin sila sa 2. So, ang ano niyan, solution set is negative 1/3 at saka 5 over 2. Super easy. Let's go on to the last question. X times parenthesis 4 minus x equals 0. So, dito, base lang sa pagtingin, pwede natin masabi na yung isang value ni x dito is 0. Bakit? Kasi x, 'di ba? So ano ang pwede natin i-multiply sa x na maging 0? 0. 0 times 4 minus 0, 0 pa rin siya. So, masabi natin na yung isang value na x is 0. Ngayon, to find out the other, kunin natin itong nasa parenthesis. So, 4 minus x equals 0. So, dito, lipat natin, negative x equals negative 4. So, divide natin sila para sa negative. Ang sagot niyan is x equals 4. So, ang solution set dito is 0 and 4. So, ayan na. Papansin yun, napakadali talaga. So, mamaya magbibigay ako sa inyo ng questions tungkol dito. For the questions, classmates, if you want to solve these equations, please comment down below your answers. Bye! Thank you for watching!